Para sa Unity, Bongbong Marcos, hinimok ang ilan netizen na kunin si Vice President Lenny Robredo bilang gabinete niya. Pero bago natin umpisan ang topic mga kapatid, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe and click the notification bell para mas updated po kayo sa bago kong video. Ilang netizen na humihiling sa susunod na pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kukunin sana nila si Vice President Lenny Robredo bilang parte ng gabinete. Sa ilang komento sa social media, makikita ang netizen na hinihimok si Marcos at kunin si Robredo bilang parte ng administrasyon kung isusulong ito ng pagkakaisa. Ito ang sabi ng isang netizen, "Hoy, kunin nyo na si VP Lenny para magkaroon kayo ng tapat at mahusay na cabinet secretary." Pwede ba huwag niyong diktahan ang presidente? Hindi siya nandyan to. Please, if you but there for the good or the country, all Filipinos. Mas maraming dapat ilagay sa posisyon na yan. Kung gusto nilang magkaisa sa administrasyon, tutulong na lang at huwag kumontra. Mga supporters naman ng Pink Laman, Bob On na. Election not is over. Kung hindi sana masama ang ugali na ipinakita sa mga yan during the campaign, pwede naman sana, pero sa mga pinakita na yan, lalo si Kiko gustong ipahukay si Apo Lakay, naku, pwede ba? Doon na lang sila sa ibang bansa. Yun naman ang gusto nila para matahimik ang Pilipinas. Kanyang gabinete, partikular na ang kanyang economic team at maging sa iba pang mga kagawaran. We're working very hard on the other departments, and dahan-dahan naman. We're beginning to fill the positions. I still have to talk to them, some of our proposed nominees, and we have to understand na nagkakasundo kami sa polisiya. Kasi kung hindi naman sila mag-agree, eh, mahirap naman masyado yun. So we will continue to discuss with them. And should they agree, umpisahan na namin ang mga plano. Magandang araw or gabi, kumpirme kung saan po kayo nandoon. At ang ating pong pag-uusapan nito ay medyo maganda ito at good news pa rin. Okay? Ipinakita na po ni President-elect Bongbong Marcos ang pagkakaisa muli ng ating bansa. Diba? Ang ganda po niyan at inyo pong abangan. Bago ang lahat, muli ko po kayong inaanyayahan na mag-subscribe, mag-follow, okay, dito po sa channel na ito. Click ang notification bell para updated po kayo. Like and share ng mga video sa ating mga kabayan dito at sa abroad. Salamat po. Sana po ay tulungan niyo ako at magtulungan tayo. Gagawin ko po ang lahat na iparating sa inyo ang maraming good news sa ilalim at pagpasok, pagsisimula hanggang sa magtuloy-tuloy ng Marcos Administration. Okay, ito na nga po yung magandang balita. Pagkakaisa muli, ipinakita na po ni PBBM, ayan ha, President Bongbong Marcos Jr. Okay? Alam niyo kung bakit? Ito nga po ay dahil sa simula ng pagpili ng makakasama sa gobyerno bilang membro ng gabinete na napakahalagang trabaho sa ating national government at buong bansa. Alam ba ninyo na ang dalawa kaagad, o sabihin natin tatlo, na mga kinuha niya, galing po sa labas. Ibig sabihin, labas ng partido, labas ng team. Talaga ito ay galing sa nakaraang mga administration at isiasama sa Marcos administration. Ang tinutukoy ko po rito ay si Dr. Arsenio Balisakan. Ito po ay dating Director General ng NEDA, National Economic Development Authority, ng panahon ng Aquino Administration. Pero magaling naman talaga yan, hindi na mumulitika. So nawala noon, ngayon kinuha. Nakipag-usap kay Marcos, kinuha siya dahil nagustuhan ni Marcos ang kanyang diskarte. Kaya siya na po ang maging NEDA Director General. Okay? Under ng Aquino Administration niya. Pangalawa, si Benny Laguesma. Ito po yung dating secretary ng Department of Labor sa ilalim naman
ng Erap Estrada Administration. Okay? Pero ngayon ay muling ibabalik as secretary ng Department of Labor and Employment. Di ba? Ang ganda niyan. Mula sa Aquino Administration, Erap Administration ay isa naman na nga dito sa Uniteam under Marcos Administration. Pangatlo, although ito'y anak ni dating senador, dating minister, Blas Oble, si Susan Otoz Oble, ay ginawang secretary ng bagong department, Department of Migrant Overseas Filipino Workers. So, meron na ng mga ngasiwa sa mga manggagawa dito at sa abroad under DOLE at saka ng Department of OFW. Okay? So, ang ganda po nito. Hindi ito inaasahan dahil ang inaasahan ay yung mga talagang kasali, kasama, sumama sa unit team, sa kailang kampanya sa loob ng halos 6 months or 3 months, Luzon, Visayas, Mindanao. So, kaya ito nakita ko na yung unity ay talagang ipinararamdam na. At maaari madagdagan pa yan dahil kasi nagsisimula pa na, kung hindi ako nagkakamali, mga 50 ang cabinet secretary at marami pang posisyon, nasa mga 6 to 8,000 ang bakanting posisyon pagdating ng June 30 na dapat mapunuan ng incoming government. Okay, kung yung mga gugunita, nauna dyan itinalaga, mga abogado ito eh. Si Attorney Sara Duterte Carpio, magiging Vice President-elect, itinalaga na bilang DepEd Secretary. Si Attorney Vic Rodriguez, Chief of Staff at Spokesperson, ginawang Executive Secretary. Attorney Benor Avalos, dating Mayor, Congressman, dating Chairman ng MMDA, siya na yung Secretary ng DILG. At ang isa pang controversial, dahil ulit itong na-announce, doon sa aking interview ng kahapon nangyari ito, si Attorney Boying Remulla, Congressman ng 7 District 7 ng Cavite, ginawang sekretary ng Department of Justice. So sa simula pa lang, ay talagang nakikita mo na ho yung kanyang pangako nung eleksyon na pagkakaisa muli, national unity, magsama-sama para taas na ho bilang Pilipino. Ayan na, sinimula na. At paalaala lang po sa ating mga kabayan, maaaring yung iba ay hindi kontento, yung iba ay nagtataka, yung iba ay sangayon. Ito lang po ang aking pakiusap. Hindi po ako spokesman ni Marcos ha, from day one, before election, during election, until now. Sinasabi ko lang ho dahil yun naman ho talagang dapat gawin. Irespeto po natin kung sino ang gusto ni President-elect Marcos na makakasama niya sa national government. Kasi siya ho yung magiging chief executive, siya yung appointing power bilang pangulo. Kaya't kung anuman ang kanyang pagtitiwala at pagpili sa mga taong makakasama niya, karapatan niya yon. Ang pinakamaganda po siguro, apil na lang, isuportahan muna natin, bigyan natin ng chance, bigyan natin ng pagkakataon si President Marcos at kanyang mga kasamahan para maka-take off ang pagkakaisang muli at taas noo bilang Pilipino sa susunod na at least 100 days, one year, hanggang sa tuloy-tuloy na. Kasi hindi ho ganun kadali na maramdaman ang pagbabago, hindi rin ganun kadaling kagad maka-take off dahil malaki po ang gobyerno. 112 million Pilipino, meron tayong 7,100 island, napakarami ng Pilipino sa abroad. So lahat yan, isang ating pangulo. Kaya yun po yung maganda. Aking pakiusap na rin, at saka siguro paalala, bigyan natin ang pagkakataon silang lahat kung sino ang pipiliin at pagkakalooban ng Pangulong Marcos ng mga posisyon. Isa pa, pinabanggit kasi niya na bago naman i-appoint, bago niya kuhanin, nagkakaroon pa ng mga interview at kinakausap niya. Inaalam niya kung natutugma doon sa kanyang idea. Kasi ang Pangulo, mayroong idea yan, may plano yan. So yung kanyang kukuhanin na tao, aalamin niya pag nag-usap sila kung babagay doon sa idea niya. At tatanungin din yung nag-a-apply, okay no ha? Pag maganda rin ang idea at nagtugma, ayun po yung magiging basya. Di ba ang ganda? Hindi yung basta kumukuha na lang political appointees, accommodation, utang na loob. Mahirap yun. Ito ang kanyang maganda. Sinasala, pinipili, inaaral, kinakausap, kahit siyang kamanggaling.
Sabi nga ni Atty. Vic Rodriguez, incoming executive secretary, yan ang tunay na pagbabago muli or pagkakaisa. Lahat ng sektor, business community, o anumang sektor ang panggagalingan, iyan ay kakausapin at aalamin ang kakayanan at may tutulong sa Marcos administration. Di ba ang ganda ng balita? Sabi ko naman sa inyo, magaganda ko yung balita ng ating ipagkakalobi para po sa inyong lahat dito at sa abroad para maipagmalaki natin ang ating bansa sa buong mundo na ang Pilipino ay tuloy-tuloy na ang pagbabago, uunlad na, sana bumaba na ang init ng politika, hopefully mangyayari na yan, at tatanggapin na ng lahat ang desisyon ng 31 million registered voters na bumoto kay Marcos at kay Sara para mapangunahan nila ang ating bansa sa susunod na 6 na taon. Okay? Maraming pong salamat muli sa inyong pagsubaybay. God bless!